This portion is brought to you by Yanmar Philippines Corporation, a sustainable future. Maraming naaga po sa Indoga Boss. Welcome po sa Adamco Naga Branch. Branch ay matatagpuan sa Concepcion Grande, Naga City, along Maharlika Highway. Ang branch po namin ay bukas from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5 p.m. Available po dito ang iba't ibang uri ng agri-machineries katulad ng Yanmar Harvester, Yanmar Tractor at Yanmar Transplanter. Ready po ang aming mga FSO, Field Sales Officer, para po sagutin o tugunan ang inyong mga katanungan regarding po sa Yanmar Machineries. Maray na aga mga ka-Agri TV. Nandito po tayo sa Adamco Naga, distributor ng Yanmar Philippines. Ngayon po ay ipipicture natin ang isa sa aming mga kliyente na si Cap Nilo Virgilio na dating kapitan at farm technician na kung saan nag-isip ng solusyon para makatulong sa kanyang mga kapwa magsasaka tungkol sa pag-harvest. Kaya kumuha siya ng isang Yanmar harvester para matulungan niya ang kanyang mga kapwa magsasaka. Kilalanin si Cap Nilo Virgilio. Ako ay local farming technician ng Labwa, Camarinesor. Na yun ay ng DA. Parang kami yung taga dito sa barangay na kinuha kami ng agricultures na tutulong, katulong ng mga magsasaka sa aming barangay, sa area namin. Kami din yung nag-a-assess kung ano yung mga problema, problema ng palayan. Unang-una, flood prone area kami. Tapos kami sa mga typhoon, itong area namin, flood prone. Isa yun sa problema namin dito. Baha, minsan. Tapos, yun, mga pisti sa mga palayan. Yung pabago-bagong klima. Kumuha ko ng Yanmar harvester gawa ng sa pagkakalam po talagang kailangan ng mga magsasaka sa post-harvest. Bukod sa madaling pag-ani, kulang yung nasasayang. Hindi masyadong nasasayang yung ibang butil. Hindi natatapon. Kaya minsan pag ikaw ay na pina-harvester mo, mas madali gawa ng ilang oras lang, tapos na. Nakasako na yung palay. Kumpara kung aanihin mo, mag-aani, maghapon, minsan hindi pa natapos. Mag-iipon, ititris. Pag ilawot pa ng ulan, yun, problema. Nasasayang yung palay. Minsan, umaabot na, imbis na, maging mataas yung presyo, bababa dahil sa hindi na maganda yung quality ng palay. Naghanap ako, nakita ko yung may naka-display doon sa Adamco. Isang unit, then nakausap ko yung isang agent nila. Nag-usap kami kung paano. Sinabi sa akin ng Adamco na kaya ko namang makakuha nun through financing. Yun, in-offer sa akin yung pwede sa Agribank. Babayadan ko yung 30%, then hulog-hulog. Nung makita ko yung scheme ng nila, kung paano yung pagbayad, nalaman ko na kaya namang makuha yung panghulog doon sa harvester. Simula nung magkaroon ako ng harvester, nakita ng mga magsasaka dito at kinuha na nila, lahat na sila gustong magpa-harvest.
halos wala nang nagpapaani ng mano-mano. O kaya yun, naging problemado na ako gawa ng iisa lang yung unit ko. Minsan nga, isang bisis, nakiusap ako sa Myanmar kung pwedeng mag-rescue, ma-rescuehan. Yun, kumuha sila ng ng isang Myanmar din na taga-Naga yata yun, si Mr. Agaylan, pinatulong sa akin. Yun, bali dalawa, at napansin namin na talagang kulang pa. Oo, kasi halos lahat na gusto nang magpa-harvest. Kaya yun, naisip namin na pag-usapan namin mag-asawa na okay naman yung maging negosyo. Ano kaya kung dagdagan? Yun, napag-usapan namin, umukay naman si Mrs. na magtutulungan, dinagdagan ng isa pang unit. Sa demand, oo, nakita ko na talagang kulang at talagang lalo na nung makita na yung Myanmar, halos pumunta na lahat, humihingi ng schedule sa amin. Yun, kaya talagang nagporsige ako ng makakuha uli. Sa totoo lang, nung unang pagdating pa lang nung unang harvest na yun, lumating yun sa amin October. Hanggang December, umani siya ng kulang-kulang 700 kabanis. Yung party na nakuha namin, yung share na nakuha namin, kaya namang makuha. Ako naman ay nagpapasalamat sa Myanmar at mayroon silang ganitong unit ng harvester na nakakatulong sa aming magsasaka. At mabilis at walang nasasayang na butil. A sustainable future. Myanmar. Myanmar provides solutions from land preparation to seeding, transplanting, and harvesting. Reliability, efficiency, innovation. Myanmar.